video po is another concerned video. Ang sabi niya, Miss Ting, sana gawa naman po kayo ng tips para maging magana si wife or ang mga babae. Yung tipong maging sex goddess sila. Haha. Talagang ano ah, goddess ah. Mas madami kasi yung pagtanggi ni Mrs. kesa sa pagpayad niya. Salamat po. Ito yung tipong handang-handa kayo, no? Umuwi ka ng maaga. Tapos, all of a sudden, etong si Mrs. pala o yung kapartner ninyong babae ay hindi ready o may trouble pagdating sa bedroom. Nakakasira talaga ng araw yan. Nakakasira talaga ng mood nyo yan. Tama? According po sa isang study, isa sa dalawang babae ang nakaka-experience ng sexual dysfunction. Ano ba yun? Ito yung tipong kakulangan sa desire, vaginal dryness or inability mag-orgasm ang babae. Sabi ng mga experts, ang kadahilanan nito ay dahil sa napakaraming stress na ginagampanan or inaalala ng mga babae. Or pwede rin naman yung epekto ng birth control pills or minsan yung babae may problema sa pagtulog. So yun ang ilan lamang sa mga pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng sexual dysfunction ng mga babae. Alam nyo guys, napakalaki ng participation ninyo sa mga kapartner ninyo para maibalik or magkaroon sila ng gana sa pakikipagtalik sa inyo. The first thing na kailangan mong gawin is to sit down and talk to your partner kung ano na yung nangyayari sa kanya. Karamihan naman talaga sa mga lalaki or sa husband is gusto nilang maging supportive sa mga wife nila. Kaya lang, hindi kayo aware sa katotohanan o sa nangyayari kung ano ba talaga yung feeling ng inyong mga kapartner. So, tanungin mo siya kung ano yung nararamdaman niya, hindi lang emotionally, but physically. At once na naramdaman niya na willing kang tulungan siya kung ano man yung nararamdaman niya, mas mag-open up siya sa'yo. Then, sasabihin niya sa'yo kung ano talaga yung nangyayari sa kanya. Baka kasi kapag magtatali kayo, hindi siya nakakatapos or meron siyang sexual dysfunction na pinagdadaanan. So, dapat malaman mo yun. Number 2, feed her desire. May isa pong bagong pag-aaral sa isang International Journal of Impotence. Napag-alaman nila na ang isang babaeng sumusunod sa isang Mediterranean diet. Yung mga pagkain na mayaman sa whole grain, legumes, olive oil, ay may kakayanan na mag-increase ng libido and sexual function. Lahat ng pagkain na makakatulong or makakabuti para sa puso ay may tulong para mag-increase ang blood flow to every area of our body. At kailangan mong ipakain sa kanya ito bago mo ipakain yung mga gusto mong ipakain sa kanya. May ginawa na po akong mga video na tungkol sa pagkain na makakatulong para mag-increase ang sexual drive or libido ng isang babae. At ganun din po para sa mga lalaki. Number 3, get wet. Ang vaginal dryness po ay very common, lalo na kapag ang babae ay tumungtong na sa 40s. Or meron po siyang mga iniinom na certain medication na may side effect sa kanya kaya naapektuhan yung vaginal dryness. Pero madali lang po yung solusyon doon. Punta kayo sa drugstore, over the counter lang yon, bumili kayo ng mga lubricants like KY jelly, palagi kong sinasabi yan. So huwag niyong hayaan na yung babae nagsasuffer sa vaginal dryness kasi mahapdi yun at hindi talaga siya mag-enjoy tuwing siya ay nakikipagtalik sa inyo. Better na bumili kayo ng mga water-based na lubricant. Napakadaling solusyon po inoon sa vaginal dryness, yun nga lang, marami din po ang hindi sumusunod doon. Very safe po yun. So, walang masama kung susubukan ninyo para wag mahirapan yung partner ninyo at mas ma-enjoy ninyo yung pagsasanib puwersa nyo. Last one, ito kapag ka hindi na talaga kayang remedyohan at ayaw niyang mag-open up sa'yo. If she won't talk about the problem, it's time for you guys na tumawag ng mga professional help. Specialista sa sexual health care. May mga gamot na din po na kumakalat sa market na pwedeng matreat yung low sexual desire ng isang babae. Pero hindi po lahat ng eksperto ay umaagree na solusyon yun doon sa problema ninyo. If there are things na mali sa relasyon ninyo, ang pag-inom ng pill or pag-spray ng kahit na anong pangpagana dyan or pangpasarap
ay hindi makakatulong para maayos ang problema. Ang mga yan ay mga enhancement lamang para mas maging masarap ang inyong paglalambingan. Pero kung may problema na po ang relasyon, hindi po ito ang solusyon. So, you have to sit down and talk to your wife what is happening. Tanungin mo siya kung ano bang nangyayari sa kanya, bakit ganito na yung nangyayari sa kanya this past few months. Na dati, hindi naman siyang ganun kasi may pinanggagalingan po talaga yan. So, always communicate po. Palagi kong sinasabi, with one another. Kasi, ang pinakamalaking sex organ natin, walang iba kundi nandito. So, kung ano yung nilalaman nito, pwedeng ginagawa din ng katawan natin. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang tips na pinag-usapan natin dito. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!